Kailangan maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayan. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to my channel. It's me, Alimor na lang. So ayan, in today's video po, ay pag-uusapan at ipu-full review po natin yung First Yaya episode 16. Yes, naka-episode 16 na po tayo at sobra ang saya-saya na talaga nito. Kasi nga, dahil sa tulong nitong bagong kaibigan at dahil na rin sa busilak na puso at kabaitan ng ugali nito ng ating Yaya Melody, ay talaga namang the good karma ay bumabalik at nagsha-shower sa kanyang buhay. Yes, kasi nga, napaka dapat talaga ay mabait tayo palagi sa ating kapwa. So, ito nga si Yaya Melody natin dahil hindi nga ito, wala nga itong grudge sa kanyang puso. Hindi nagtatanim ng galit. Kaya sobrang puro good vibes lang ang kanyang dala sa atin, ang hatid sa atin. Kaya naman, nagkaroon siya, nakakilala siya ng bagong kaibigan na kung saan hindi lang basta-basta kaibigan. Kundi ito ay isang asawa ng congressman na si Buenaventura. It happens na ang anak nito ay kaklase at friends ni rin ng mga anak ni Mr. PGA na kung saan ang inaalagaan ni Yaya Melody. At ito nga si Miss Angeline. Yes, talagang angel ito na hulog ng langit para kay Yaya Melody. Dahil napakabait ng taong ito. Gustong-gusto niya si Melody. Nagustuhan niya talaga itong si Melody dahil mabait nga ito. Kaya naman, niyaya at binigyan niya ito ng isang card na kung saan ay pwede niya siyang bumili sa isang boutique. At it happens na hindi niya sinabi na kanya pala yung boutique na yon. So, wala namang ka-idea itong si Yaya Melody. Kaya pumunta doon na naka-uniform nga na bilang Yaya. At dahil taratita talaga at supladita itong kanyang tendera or sales lady ni Miss Angeline sa kanyang butik ay minata at minaliit itong ni-lockdown. Yes, itong ating Yaya Melody. Kaya naman, at hindi pinagbilhan ng kanyang gusto. Kaya naman, sumama at nanggigil ang ating Yaya Melody. Pero hanggang doon lang yon. So, ayun na nga guys. Dahil nga mag-inauguration na, malapit na itong mag-inauguration day ni Mr. PGA na kung saan ay magkakaroon siya ng inauguration speech. At doon sa inauguration speech ay kanya rin, but early that, itong talagang si nagtagumpay itong si Speaker Prado na kung saan ang tatay ni Miss Lorraine na maldita na kung saan ay may sobra ang gustong-gusto niya talaga itong ating Mr. PGA. Pero X siya kasi nga ito ang si Yaya Melody natin ang nagdadala ng tinatawag na kuryente kay Mr. Glenn Acosta. Pero syempre hindi pa yan ngayon. Later on na yon. So, ayun na nga guys. Nagse-celebrate na naman itong si Mr. Prado dahil nga personal talaga siyang kinausap ni Mr. PGA at in-appoint na gusto niya na kunin at i-appoint na kanyang magiging vice president. Kaya naman talagang itong si Mr. PGA ay talagang malapit na talagang matuklaw ng ahas sa kanyang harapan. Dahil alam naman natin na itong si Mr. Speaker Prado ay malaki ang pangarap na maging presidente. Kaya nga naman, to the point na ipapatumba niya itong si Mr. PGA or si President Glenn Acosta, pero nga lang, hindi siya nagtagumpay. Kahit ganun pa naman, hindi tayo makakampante dahil ang ahas ay nasa loob mismo ng kilala talaga nito ni Mr. President. At hindi nga lang niya ito namamalayan dahil magaling itong magdala, itong si Mr. Prado. At samahan mo pa ng kanyang anak na ilusyonada at assuming na kung saan ay gustong-gustong maging future first lady.
kaya manang-mana talaga siya sa kanyang ama dahil ang kanyang ama ay gusto maging president ng ng bansa. Siya naman ay gustong maging first lady, kaya wala ka talagang pagpipilian sa mag-amang ito. So, inauguration day is approaching, Char. Busy na ang lahat sa paghahanda. At ito namang si Miss Lorraine ay nagpapapil na naman at nagpapabida-bida dito kay sa kanyang future, assuming future Biennan. But, hindi mangyayari yon. So, ayun na nga, nagbibida-bida na naman siya dito at super duper prepare na ang mga susuotin ng first family sa inauguration ni inauguration day ni Mr. PGA ay talaga namang napaka pinaghanda at pinag-ready niya talaga ito, at na kung saan ay mamahaling disenyo ng mga damit na susuotin ng first family. Pero tinanggihan yun ni Mr. PGA dahil mas gusto niya na simple lang ang gusto niya, simple lang ang magiging kasuotan ng kanyang mga anak ng first family sa kanyang inauguration day. At mas gusto niya na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga liderato o ang kanyang mga kaalyado dahil tumatanaw siya dito ng malaking utang na loob. But Lorraine and Madam Criselda Acosta insist na talaga namang kailangan ay bongga ang kanilang mga attire at dresses pagdating ng inauguration day. But then, hindi na lang masyado ito pinagpilitan ni Mr. PGA at hinayaan na lang silang magdesisyon nun. At ito namang si Nina ay may special class nga ito sa kanyang music. At ito nga ay nagtagpo at nagkasalubong na naman ang kanilang landas ng kanyang best enemy na medyo crush niya, pasikrentos. Ayun, at ang kanya ang kung saan ito ang scholar sa kanilang school, at kung saan ay talaga namang galit na galit siya dito dahil inaasar siya, dahil naiinsulto siya palagi pag sila ay nagkikita, at pinamumuka sa kanya na wala siyang consideration dahil anak siya ng presidente. At balik naman tayo kay Yaya Melody. The next day, sinundo niya ulit ang mga bata sa school, ay nagkita ulit sila ni Miss Angeline, na kung saan ang kanyang bagong kaibigan. At doon, tinanong niya kung ikinamusta ni Miss Angeline kung may napili ba siya sa mga damit na sa kanyang sa butik na pinuntahan na pinapuntahan sa kanya. But then, nakita sa reaction ni Yaya Melody na hindi nga ito nakapili dahil nga sa ganun nga ang nangyari na pumunta siya doon ay minaliit siya ng kanyang sales lady doon. So, ang ginawa ni Miss Angeline ay sinama talaga si Yaya Melody doon, at ayun, nabuking itong si sales lady, kaya naman talagang pinagalitan siya sa harap ni Yaya Melody. At gusto pa nga sanang isuspende, pero nakiusap itong si Yaya Melody na wag na lang dahil nga okay lang naman sa kanya yon. At sinabihan niya na lang na sana next time magiging mabait at huwag mamili ng pakikisamahan. Dahil po 14 na ka-uniform na pangkatulong ay hindi i-entertain dahil nga naman ito ay isang mamahaling butik or mga mamahaling damit ang nandoon. Kaya naman mas lalo talagang nagustuhan siya ni Miss Angeline sa pinakita niyang kabaitan ng time na yon. Kaya agad din naman siyang tinanong ni Miss Angeline kung kailan ba ang day off niya. Dahil isasama siya at maibibigay siya dito. So the day off is done. No, not yet. So ayun na nga, nag-day off si Yaya Melody. At saktong-sakto na kung saan kailangan niya magkaroon ng mga damit dahil binigyan siya ng invitation ni Mr. Yasi, na kung saan ay yun din ang kagustuhan ni Mr. PGA na ang kanyang mga kasambahay at kanyang household staff ay pupunta doon, hindi bilang isang kanilang mga katulong or yaya, ay pupunta sila sa inauguration day na kung saan ay bilang bisita, kaya meron silang bonggang-bonggang invitation cards. So, sa araw ng day off ni Yaya Melody ay talagang binigyan nga siya ng
bonggang-bonggang makeover at mga magagandang damit. At doon, nakapag heart-to-heart sila ni Miss Angeline na kanyang bagong kaibigan na kung saan gustong-gusto siya dahil mabait itong si Yaya Melody. Doon si Yaya Melody, ni Maya Melody naman ay tuwang-tuwa at masaya-masaya ito at maluha-luha dahil hindi nga niya akalain na ititreat siya ni Miss Angeline na parang hindi mababa sa kanya. Kumbaga, kahit na isang yaya lang siya, ay hindi siya minaliit, hindi kagaya ng pagtrato sa kanya ni na Miss ni na Madam Griselda Acosta at ni Miss Lorena Asumingera. Yes, char. At dahil doon, ay sinabi pa ni Miss Angeline na kung saan ay mamimiss nga niya si Yaya Melody dahil masaya at mabait nga ito para sa kanya. Dahil pagkatapos ng inauguration, doon din nalaman ni Yaya Melody na kung saan pagkatapos ng inauguration ni Mr. PGA ay pupunta na pala ng California itong si Miss Angeline dahil magpapa-opera sa kanyang puso. Magkakaroon siya ng heart surgery. Kaya medyo nalungkot itong si Yaya Melody pero cheer up na yun. At sinabihang ipagdadasal ang kanyang operation. Kaya naman sobrang naging happy. At hanggang saan kaya itong kanilang friendship? Kaya nakaka-excited talaga ito guys. Kaya sana hindi magtapos. Dahil mukhang itong si Yaya Melody magkakaroon ng bongga mayaman na kaibigan at mabait pa. At ito yung magiging pinaka-supportive niya na panglaban dito kay Madam Griselda Acosta at kay Miss Lorraine Asumingera. At umuwi na nga itong si Yaya Melody sa palasyo at sa Malacañang at talaga namang dahil first time niyang nagsuot ng damit at nakalugi ng buhok kaya talaga man lahat ng personal security guard ni Mr. PGA ay talaga namang napalingon at napawaw sa kanya. Maging itong si Mr. Conrad, kaya guys mukhang ito na yung umpisa na magkakaroon ng something itong si Mr. Conrad kay Yaya Melody. Kaya hanggang dito na lang guys. And please, for more updates at pa-review, palikap at pa-highlights ng ating first Yaya, ay please subscribe to my channel kung bago pa po kayo and click the notification bell below para po man-notify kayo sa aking susunod na mga video. And I just wanna say thanks for watching my video guys and God bless you all. Hello beautiful people, it's me Ali Warnala. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to my channel.